Hello mga kachingpot, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay siguradong patok na pangnegosyo. Ito ay ang banana cake. Sa maliit na puhunan, tsak, nakikita ka. Ito ang mga sangkap na kakailanganin natin. Cake flour, tubig, kokwa, ang ating saging. So, dapat hinog na saging ang pipiliin natin. Baking powder, ang ating sugar, brown sugar ang ginamit ko dito. Pwede din yung washed sugar. And then, baking soda, salt, at ang ating milk powder. At gayon din ang itlog. Ilalagay ko sa description ang exact measurement ng mga sangkap na kakailanganin natin para nang sa gayon ay talagang masundan nyo at magamit nyo ito sa inyong pangnegosyo. Tara at umpisahan na natin. Ayan. So, unahin natin ang saging na durugin. Sa ngayon, ang ginagamit ko ay tinidor. So, kung may blender kayo, pwede rin na yun yung gamitin. So, ang pipiliin yung saging ay yung talagang hinog na hinog na. Hanggat maaari ay huwag sabay yung gamitin nyo dahil mas matigas ang kalalabasan nun. Pagkatapos nating madurog ang lahat ng saging, iset aside natin siya at mag-i-start naman tayong haluin na iba pang sangkap. Gamit ang malaking lagayan, dito na natin paghahalu-haluin ang mga sangkap na kakailanganin natin. Yan, uunahin natin dito ay ang ating cake flour. So dito, antayin natin, ito ang cake flour. Ito ay nasifted ko na. Ayan, paalala ko lang, pwede rin pala kayong gumamit dito ng all-purpose flour. So, pwede rin ang nabibili sa palengke na harina na third class. So, kahit ano yung available sa inyo, ay pwede nyo siyang gamitin. Ayan. Isusunod na natin ang ating mga milk powder, salt at baking soda. Next ay baking powder. So, hahalu-haluin na natin siya. Ayan, medyo gagawa tayo ng butas sa gitna para dyan natin ilalagay ang ating mga liquid na sangkap tulad ng tubig. Ayan, dahan-dahan. Ang ating coconut oil or pwedeng vegetable oil kung ano yung available nyo dyan.
ang ating sugar. So, dapat ang sugar ay tunawin muna bago ihalo ang iba pang sangkap. So, ayan. Dapat tunawin muna natin yung sugar doon para kasi mas maging even yung pagkakahalo niya. So, kapag natunaw na natin ang sugar natin, ang isusunod naman natin ilalagay ay ang egg natin. So, tunawin lang muna natin ito. Ngayong natunaw na natin ang sugar, ang isusunod naman natin ngayon ay ang egg. So, dalawang itlog ito. Ngayon, pwede kayong gumamit ng ibang lagayan. Pwede nyong tunawin muna doon sa isang lagayan ang mga liquid ingredients natin. Pero dahil nga sa ito ay pang negosyo, kaya dapat na mas mabilis na paraan ang gawin natin. So, ngayon, ibibit na natin yung itlog. Ayan. So, pagkabit niyan, saka na natin siya paghahalu-haluin lahat na ng sangkap na nasa gilid, lalo na yung mga cake flour. So, hahaluin natin to ng husto hanggang sa wala na kayong makitang buo-buo na cake flour. So, halo lang. So, ayan na siya. Wala na kayong makikita na buo-buo. Ang isusunod naman natin ngayon, ihahalo na natin ang ating dinurog na saging. Again, hahaluin ulit natin siya hanggang sa mag-combine na ang ating mga sangkap. Ngayon naman, kukuha tayo ng isa pang lagayan na paglalagyan natin ng kokwa. Ang gamit kong kokwa dito ay Dutch kokwa. Huwag na huwag kayong gagamit ng tigli 5 peso na kokwa na galing sa palengke dahil yun ay aligasgas at hindi masarap. So, ilang beses nang nasubukan yung ganun, talagang hindi siya pang baking, no? So, ang gagamitin talaga nyo, yung any brand naman
Pero sa akin, ang gamit ko ay Dutch Kokwa. So, gagamit tayo ng measuring cup. 2 cups pwede na. Pero sa inyo, kung ano ang gusto nyo, pwede rin. So, kung gusto nyo buong chocolate banana moist cake, okay lang din. Walang problema. So, nasa sa inyo na yun kung gusto nyo magdagdag ng cocoa powder. Pero sa inyo sa akin kasi ay pang design lang din sa ibabaw, no? Kaya 2 cups lang yung gamit ko. Ayan. Tapos, saka ko ilalagay yung cocoa. Nasifted ko na rin ang cocoa. Ayan. And then, haluin lang natin siya. So, kapag nakita nyo wala ng buo-buong kokwa, ayan ay okay na. So, set aside na natin. Ngayon, ang ipe-prepare naman natin ay yung paglalagyan natin llanera. Dahil ang available ko dito ay ang medium size na llanera, yon ay aking gagamitin. So, depende naman sa inyo kung anong klaseng llanera ang gagamitin nyo. So, bago yon, aayusin na muna natin ang ating toppings. So, ang sa akin ay roasted nuts na toppings. So, kunin na natin ang ating mga llanera. Yan. Yan ay pre-prepare ko na ahead of time. Yan ay nilagyan ko ng oil at saka ng parchment paper. So, pwede kayo makakuha ng parchment paper sa mga baking store. Kung wala naman ay yung brown paper o kung talagang nagsisimula pa lang kayo, ay pwede nyong gamitin ay ang bond paper o typewriting. So, pwede yun. Nilalagay ito para mas maging makinis ang inyong gagawing banana moist cake. Yan, para hindi siya dumikit. So, gagamitan natin siya ng measuring cup sa paglalagay. Ang paglalagay nito ay 3/4 lang ng ating llanera dahil ito ay aalsa pa.
Ngayon, ire-ready na naman natin ang pang-design. So, ito, ilalagay natin itong merong cocoa powder sa gitna lang banda. So, pang-design lang siya talaga. Kaya, pwedeng mga 2 scoop lang ng 2 tablespoon. So, kailangan ay talagang 3/4 lang din ang kalalabasan niya sa liyanera natin para maging tama lang ang sukat niya per liyanera. Dahil ito ay pang negosyo, kaya kailangan talaga na bawat sukat sa liyanera ay tama din, no? Ngayon, gagamit tayo ng toothpick or any kind na matulis dahil wala rin ako noon, kaya tinidor yung gagamitin natin, no? Pang design. So, kayo nang bahala kung anong klaseng design ang gagawin nyo. So, ayan, na-design na natin. Ngayon, mag-a-add na tayo ng nuts, roasted nuts. Ito, bumili na ako sa palengke nito ng per kilo. Tapos, ako na mismo ang nag-roast para mas makakatipid kayo. So, pero kung wala naman, pwede na yung mga happy, ganyan. Basta kailangan unsalted, walang ibang flavor. Pero kung talagang pang negosyo ang hanap nyo, pwede kayong bumili nito sa palengke ng per kilo. Then, mag-a-add pa ako ng chocolate chips toppings. Yan. Inuulit ko, ito ay optional lang. Pwedeng wag nyo nang lagyan. Pwede din naman lagyan. Pero dahil sa ito nga ay pang negosyo, mas maganda na lagyan din dahil mas magandang tingnan at mas nakakayami tingnan. So, uulitin pa natin to sa iba pang mga liyanera. Meron akong 10 available na liyanera. Itong magagawa ko na ito ay tamang-tama lang ito sa 10 liyanera medium size. Kaya talagang sulit na sulit ang ating gagawin banana moist cake. Okay, ulitin lang natin ang gagawin natin sa iba pa. Habang ginagawa natin ito, kailangan naka-preheated na tayo ng ating oven. Ito ay dapat iset nyo na sa 200 degrees Celsius. Ngayon, ang ating mga oven ay iba-iba. So, iba ang init sa electric oven. Ang gamit ko ay gas range oven. So, sa mga electric oven, pwede nyo mas babaan pa ang inyong temperature. Dahil meron pa yun sa taas eh. Mahirap din kasi na sobrang mabibigla ang ating mga ibe-bake. Ang pag-bake ay ginagawa ko ito ng 18 minutes na 200 degrees Celsius. Ngayon, pag nakita ko na siya na as in umangat na at nag-boom na siya, pwede nyong hinaan na to ng 180 degrees Celsius na sa gayon ay mas maluto yung loob niya at hindi masunog yung labas niya. Ngayon, wag na hanggat maaari ay wag tayong bukas ng bukas ng oven nang sa gayon ay hindi bumagsak ang temperature ng oven natin. Kaya pwede natin i-check ang ating mga nagawa after mga 15 minutes. Pero kasi ako, tansyado ko na, so 18 minutes na che-check na ako. Pero mostly hindi ko na inaano kasi para hindi bumagsak ang temperature niya. So, ibababa ko yon ng 180 degrees Celsius. So, yan. Sa mga nagsisimula pa lang, isulat yung mabuti kung ano yung
range ng oven nyo. Nang sa gayon, mas malaman nyo yung temperature niya. Kasi dahil nga sa sinabi ko nga na magkakaiba tayo ng temperature ng oven natin, no. Ngayon, kapag ilalagay nyo siya sa mas malaking liyanera, medyo mas matagal siya. Kaya sinasabi ko sa inyo, sa description ko, ilalagay ko talaga ang cooking time niya ay 20 minutes to 35 minutes kasi depende din sa liyanera niya. Kung ang ilalagay nyo ay yung parang pamputo lang, mga 15 minutes to 17 minutes, pwede nyo na siyang i-check kasi alam ko okay na yun ang mga ganun. So, depende rin yun sa laki, kapal na gagawin nyo. So, itong medium size na liyanera, 18 minutes, okay na siya. Ngayon ay ready na at pwede na natin itong i-oven. After ilang minuto, eto na siya. So, palalamigin na natin siya ng mga 5 to 10 minutes. Huwag muna natin siyang aalisin sa ating liyanera para hindi masira. Kasi habang nagkukuling time niya, naluluto pa yung loob niyan. So, huwag muna natin siyang gagalawin. So, ngayong malamig na siya, gagamit tayo ng kutsilyo para anin natin yung gilid. And then, tatanggalin na natin yung parchment paper. Yan. So, kung makikita nyo, no, ang kinis niya. Ayan. At napaka-soft niya. So, ayan siya. O, nakita nyo yung kinis. Then, tingnan natin yung loob. Kung ano yung use na sinasabi ko sa inyo ng merong cocoa powder tayong mixture. Ayan. So, kung makikita nyo, no, talagang napaka-moist niya sa loob at ang floppy-floppy niya. Ayan. So, kung makikita nyo. Thank you for watching!